PBH TV, yaon kita digdi sa Turayog View Deck. Asin panibagong impormasyon asin kaaraman na naman ang sa tuyang iahatod sa Indo. For this episode, napilitang dumanan ang banwaan ni Jose Panganiban. Welcome sa ikaduwang episode kang programang Orgulyo Ko, Banwaan Ko. Hatod sa indo kang paborito nindong online TV show sa Bicol. Iyo an, Beach TV News and Public Affairs Program. Sa programang ini, sa tuyang aaramon ang sa indang mga programa na sa tuyang papasyaran. Yaon dyan ang pag-urulay sa lud, edukasyon, infrastruktura, pagbisita sa mga tourist destination, asin pagpabisto sa nasa likod kan sa indong banwaan. Iyoan sa indong servidor. Gabus yan, ihahatod mi sa indo sa programang Orgulyo Ko, Banwaan Ko, featuring the lovely town of Jose Panganiban. Dating bisto sa pangarang Mambulaw, nahali sa pangarang Mambulawon. Maut sa Bihon, dakol na Bulawan o Ginto. Sa paglipas kang panahon, naginaining Jose Panganiban, na kinua sa pagtaong galang kay Jose Maria Panganiban kantaong 1934. Siyempre, prioridad ngunyan kang LGU Jose Panganiban ang gabos na pangangaipo, tangarig sabay-sabay nindang mawakasan ang paglakop ng daita na hihiling na virus na inaapod na COVID-19. Huli sa pandemyang ini, nakatutok sindang ngunyan sa urulay salud na padagos na magkaigwang information and skills sa mga barangay health workers asin iba pang frontliners, tangarig matukduan sinda sa prevention and control training laban sa COVID-19. Programa kan Jose Panganiban sa salud asin edukasyon. Aram daw nindo nangunya na COVID-19 bako sa eskwelahan ang sa indang quarantine facility, kundi sa sarong isla. That's right! Tama ka mo sanadaw nindo. Ang quarantine facility kang Jose Panganiban para sa mga persons under monitoring or PUMs na yaon sa sarong isla sa Kalalanay Island. Katuyan kaya ninda na mairayo ini sa mga taong naka-restar sa kasentruhan kan sa indang banwaan. Hasta sa ma-monitor sinda sa haros 14 aldaw. Anong mas masakit? PUI or PUM? Pinaibig sa umpisa, iiwan lang pala, o pinaibig sa umpisa, meron palang iba. Arog kaya nang mahihiling nindo sa laog kang quarantine facility, man na inlain man ng tents ang yaon digdi. Inaapod nindang persons under monitoring o mas bisto sa campers. Garo ka man lang sa nadigdi nagka-camping, hulit man na inlain na activities ang ginigibon ninda digdi. Ang activity po nila sa umaga, kukunan po sila ng vital sign. O mag-uuras yung impirata muna kami sa umaga. After ng uuras yung impirata, ang nurse natin kukuha ng vital signs. After mag-vital signs, mapunta sila sa tabing dagat at ma-exercise po. Minumonitor po sila every morning and afternoon. Thermal scanner, kuha ng vital sign, may BP. Yun po, umaga sa kahapon ang monitoring sa kanila. Kaya mas maganda po dito kasi unang-una sa umaga, pwede silang maligo, pwede silang manggasang, manguha ng kasag. Yan ang mga ano nila, routine nila sa umaga, nagbabalibol, nagbabasketball. Minsan nagtatanim sila dito. Yung ano nyo. Saka hindi po nila din na ano, nakakalimutan na maglinis. Nagwawali sila sa buong paligid. We'll be right back.
Maliban sa naging quarantine facility ang Kalalanay Island, uminabot na ning sanggatos ang nakagraduate degree as inakauli na sa indang pamilya. Huli sa balik probinsya program kang gobyerno, nilalauman paninda na magdakulang maurulis sa indang banwaan. Pakiulay sa naninda na dai-discriminate ang mga ini, huli ta nag-aagi man ini sa monitoring sa inisyatibo kang LGU sa panganiban. Yung siguro po na pag-usapan nila na dito mas maganda kasi po sa mga eskwelahan o kaya sa iba pa man, sa larap, maraming nagdi-discriminate sa kanila. Kung sa ano, PUM pa lang sila, para ang tingin sa kanila, PUI na o kaya may ano na, may sakit na. Eh sana naman po, huwag naman po nilang husgahan agad. Ang training asin pagpapautob sa health standard kontra sa virus ang mahigot manindang pagtaong pansin sa iba pang pangangaepo sa salud kansa indang kaymanwa. Sa katunayan, igosindang manlailain na programa na nakalatag ngunyan. Yaon dyan ang malnutrition program, TB program, and maternal health program. Para sa programang malnutrisyon, katabang ibang NGO na nagtataong food packs sa mga malnourished children. Asin minomonitor ninda ang timbang hasa sa maging healthy na ang mga ini. For maternal health, tinatabangan maninda ang mga ina sa saindang pangangaipo sa haros 100 lactating mothers. Urog man ang salod kang may mga TB. Sinisigurado ninda na matatawaning maninigong tabang ang mga ini. Pinakikusapan po namin na let's all be vigilant lang sa ating health. Let's cooperate sa bawat programa ng aming local government unit at iwasan yung pasaway sa atin kasi nga kung magtutulungan tayo and susunod lang tayo sa bawat programa kung anong protocol and kung anong rules and regulations we will achieve the healthy Mambuleños. Importante ang edukasyon sa banwaang ini. Sa katunayan, igwa na sindang 122 scholars hali sa kuleyo na nakakaresibi ning 1,500 per month na financial assistance sa indang pagklase. Bakusin na yan, hulita may free lunch man sinda sa mga beneficiaries na nasa preschool, elementary, as in high school. Pati uniform as in school supplies kaini, sagot man kang LGU sa panganiban. Sain ka pa! Tinatauan man ninda ning importansya ang mga kaakean na daipagayong nakakabasa sa paagi kang peer tutorial program. Kung sain, tinutukduan kan mga college education students ang mga aki na magbasa. Mood kaya ninda na matauang pansin asin importansya ang edukasyon. Siring man ang pagtaong maninigong tabang kang LGU sa mga PWs asin mga IPs o manide na matauaning asistensya para sa indang pangangaipo sa edukasyon. Alagad, huli sa COVID-19 pandemic, paano baya pinaghahandaan kan banwaan ang paglaog kang new normal sa edukasyon? Plano ninda na matauan ning free load o free access sa internet ang mga estudyante urog na ang mga indulgent sa kamawota na makasabay sinda sa inaapod na blended learning method kan Department of Education. Sa mga minamahal naming kapwa Mambuleño, pahalagahan natin yung edukasyon kasi alam natin na anuman ang hamon sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay may alam, tayo ay nakikialam, at tayo rin ay may pakinabang. So sama-sama po tayo na harapin ang hamon ng ating komunidad at ng panahon natin ngayon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sama-sama at nandito tayong lahat para sa isa't isa. Lagnat, walang ubo, maaaring nahawaan ka. At bawal manghawa.
Yung sinundan mo sa pila, yung binilhan mo, binigyan mo ng pera, tinabihan mo, kinausap mo, nahawaan mo na. May natanungan ka, best friend mo, nanay mo, hindi ka man tablan, Superman ka man, hindi sila. Bawal manghawa. Ang sumpa ng COVID-19 kay daling ikalat. Sa bawat labas mo sa bahay, maaaring may mawala ng buhay. Wala ka mang ramdam na sakit, maaaring nahawaan ka. Bawal manghawa. Bilib na baka mo sa programa asin kaplanuhan kang Jose Panganiban? Bakusan na yan! Hulita kasabay kang pag-uswag ninda ang pagtaumaninda ng serbisyo sa programang Infrastruktura. Ikaduwa sa 10-point agenda kan Jose Panganiban ang proyekto sa Infrastruktura. Iyo yan ang pagsasaayos asin pagpapauswag kang 27 barangay kaini. Ngunya na taon, nakafokusin da sa Metro Barangay na maisaayos asin matapos ang mga tinampo asin drainages kaini. Minamuot maninda na matapos ang major bridge sa South Poblacion. Hulita da kulang tabang ini tangarig may maagihan ang mga tao asin maabot ang market, terminal asin iba pang establishmento. Saro sa priority project ninda ang road whitening asin road clearing operation. Siring man, target nindang unyan lang na bulan na matapos ang CM Bridge. Bako lang yan mga ka-Bridge TV. Hulita maot maninda na buhayan liwat ang sa indang aeropuerto. Iyo ini ang Larap Integrated Development Project. Katuyahan ka ini na mabuhay liwat ang airport, tangaring mas madali na sana ang pagpasiring digdikan mga turista, asin mabisita ang sa indang pinagmamalaking tourist sites. Actually, ang infrastructure po ay pangalawa sa 10-point agenda. Noong mga nakaraang taon po, ang focus ng munisipyo ay pagpapaunlad, pagsasaayos, paggawa ng mga kalsada at tulay at mga pasilidad sa 27 barangays. Kumbaga, distributed po. Ang pondo po ng na ginagamit namin sa infrastructure ay galing sa 20% development fund nung aming ERA o internal revenue allotment. Out of which, ang malaking bahagi po nito ay napupunta sa infrastructure. Like I said, noong mga nakaraang taon po, ito po ay naikakalat sa 27 barangays. But this year, focused po ang infrastructure sa Metro Barangays. Ito po ay 5 barangay sa Metro Panganiban na kung saan ang layunin po sa paggamit ng 20% development fund ay palawakin ang mga kalsada, isaayos ang mga drainage systems. Sa ngayon nga, kung hindi lang tayo nagkaroon ng pandemic, siguro natapos na namin yung isang major bridge within the poblacion area. Dagat na dagat na. Kaya ngunyan, inutuntang dumanan ang mga isla na orgulyo kan Jose Panganiban. Sa tabang kang LGU Panganiban, as in Tourism Office, mas werteng na dumanan kan sa mong team ang tulong isla kan sa indang banwaan. Ang mga bangkero digdi mabubuot, kaya da ikaw masupog na kaulayon sinda. Habang nasa bangka, da ikaw maiwasang ma-amaze sa gayon kang dagat, kasabay kang pag-ampas kang tubig asin preskong duros. Pagbaba mi sa bangka, matambal sa imo ang puting baybay digdi. Iyo ini ang isla ni Sean. Digdi sa Isla Padoni, kunsiin ang sandbar na yaon digdi nagkoconnect sa
Isla Mission. Apwara sa halabang White Beach Sand kaini, pinapangatamanan man kang mga locals ang Mangrove Eco Park kaini. Next destination, Kalalanay Island, kung sain, yaon didi ang saindang quarantine facility. Pwedeng mag-relax ang mga POMs o campers. Bistuman ang istang inis sa iyang white sand beach as in clear blue water hali sa Philippine Sea. Sir upang isla, aabutin ka digdi ning haros 40 minutes bago makaabot. Welcome to Parola Island! Apuero sa pag-invest ninda sa mga infra projects, ang pagpapabistuban ninda sa magagaya nindang tourist destinations. Curious ka mo? Madya! Iba na nindo ako! Iyo'y ni ang pinakasikat na island destination sa Jose Panganiban. Huli sa sikat na color kang baybay kaini. Mala pink sand, urog na pag natatamaan ning saldang. Siring man, powdery ang sa iyang baybay. Kaya get ready na maglubog na sa imong bitis digdi. Sa sobrang linaw kang tubig digdi, mahihiling mo ang mga gapo as in shells. Perfect ini para mag-unwind. Huli ta presko man ang duros digdi as in marerelax ka sa mga kakahuyan. Nako ang pangarang Parola Island sa Light Tower House na yaon digdi. Ang Parola na ini ang nagtataong ilaw sa mga fishermen pag-abot kang banggi. Kung gusto mo sanang mag-unwind, perfect na perfect ang Parola Island sa imo! Kung napagal ka mo sa island hopping, don't worry, may mga affordable hotels sindaligdi. Magayon as in malinig. Siyempre, dahil mapadawag ang Jose Panganiban sa saindang masisiram na potahe. Aram daw nindong perfect na perfect ang saindang timpla sa mga masisiram na pagkakanaini. Dahil ini sa inisyatibo kang municipal office sa paagi ni Ruth Marie Forteza, ang saindang tourism officer head as in expert sa food tasting. Siya ang mataong kritik sa mga putay sa indang banwaan. Sa paaging ini, mas mai-improve pa ang sa indang mga pagkakan. Effective, masiram talaga. After a long day, mawawara ang pagalmo sa Turayog View Deck na makukuha sa Sitio Turayog Kambarangay Luklukan sa Jose Panganiban. May hiling mo digdi ang sunrise as in sunset, kaya perfect inidumanan pag-aga o kaya pag-hapon. Hiling mandigdi ang manlainlain ng isla, arog kang Kalalanay, Kalagwas, as in iba pa. Hiling mandigdi ang limang municipality kang Camarines Norte, iyo ang banwaan kang Labo, Vincennes, Paracale, Capalonga, as in San Vicente. Sa kantidad na 20 pesos, ma-enjoy ka na digdi. But wait, there's more! Sa baba ka ini, may swimming pool pa sinda. Kan sa indang amenities, iyo ang swimming pool. Kaya dahil nindo paglingawan, nabisitahon ini. Pagbaba mo pa sana, mala forest ang gayon ki ini. May mga pananom as in magagayon na burak ang yaon digdi. May mga plano rin po kami na yung mga dating mining sites ay i-convert into mining tourism site. So yan po yung mga, kaya sinasabi namin na double the fun in Jose Panganiban sapagkat hindi lang isa ang pwede ninyong puntahan at i-explore sa aming bayan. Subukan niyo pong bisitahin ang Turayog para kayong makapagsabi kung anong maganda ang makikita niyo dito. O ano,
ano, dakol na naman kamong naaraman sa tourist destination sa Banwaan ni Jose Panganiban. Actually, dakol pa sindang magagaya na tourist sites. Kaya for sure, after kang pandemyang ini, paano-paano na naman ang sa indong bucket list destinations? Don't worry, madudumanan man nindo ini. Sa ngayon po, ang ginagawa po ng Bayan ng Jose Panganiban sa pangunguna ng ating minamahal na Mayor, Honorable Ariel Non, ay siguraduhin muna na lahat ng tourism establishments ay nakaayon or nag-adhere sa directive ng DOT na kung saan yung pong sa new normal na dapat po ay mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga turista na papasok. And then, ang mensahe po namin sa inyong lahat, siguro po, sa ngayon ay lockdown tayo. Subalit, inaasahan namin at iniimbitahan namin kayo na pumunta sa Bayan ng Jose Panganiban sa oras na maayos na po natin ang lahat. Experience and explore the municipality of Jose Panganiban, the serene and pristine islands and beaches, and all tourism site destinations of Jose Panganiban. Ang pagiging lingkod bayan ay pagbibigay ng prioridad sa kapakanan ng taong bayan bago ang sarili. Although habang lumilipas ang panahon ay paiba ng paibang impresyon ng mga kababayan natin. In fact, ang masakit pag sinabing lingkod bayan or elected official, ang iniisip ng mga tao ay corrupt, mapagsamantala, ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Pero sa akin, hindi. Ang tingin ko ay isang noble profession or noble na obligasyon ang paglilingkod sa bayan. Kasi kung iisipin namin yung mga negatibong impresyon, sino na ang pwede magmalasakit sa ating bayan? Ang tingin ko, hindi kailangan ng bayan ng Jose Panganiban ng isang politiko. Ang kailangan dito, leader, na tatayo bilang ama, na pag mayroong pagkakamali ang anak, obligadong pagsabihan, obligadong disiplinahin. Dahil sa bandang huli or at the end of the day, kapakanan ng nakararami ang dapat mangibabaw. Paniniwala ko rin, bagamat nasa direction namin ang tourism development, ang tingin ko, obligasyon ng punong bayan na unahin yung tourism infrastructure. Kaya makikita mo, yung mga kalsada, talagang pinalalawak natin para in kaso na dagsain tayo ng mga turista, talagang capable at kaya ng mga kalsada natin ang pagdagsaan ng maraming tao. Medyo naudlot dahil sa pandemya. Naging handa ang Bayan ng Jose Panganiban. Sa katotohanan, tayo yung unang munisipyo sa loob ng Camarines Norte na nakapag-install ng checkpoint. Tayo rin yung unang naglagay ng quarantine camp, kakaiba, sa pulo. Tayo rin yung unang bayan, ewan ko kung may sumunod, na minarkahan ko ng Indelible Ink ang mga PUM, yung identified na mga PUM. Marami tayong inisyatibo at hindi nakita ko na hindi tayo nagkamali sa mga pinili natin protocols dahil hanggang sa ngayon, COVID-free ang bayan ng Jose Panganiban. Ang pinakadireksyon na nais kong mangyari, unang-una, ay maipush itong economic zone namin dito. Kasi alam ko na kulang ang job opportunity sa mga kababayan ko. Although may mga existing industries kami na bumubuhay naman sa Jose Panganiban, pero hindi ko matitiyak ang sustainability kung dito lang kami umaasa. Dahil karamihan dito ay yung tinatawag na extractive industry. Katulad ng pagkakabot, hindi mo naman itinatanim pero may inaani ka, pag ganyang uri ng industriya, walang katiyakan na yan ay magtatagal. The same thing sa pangingisda, extractive industry din, may hangganan. Kaya ang nais natin ay gawing industrial hub ang bayan ng Jose Panganiban. Ito naman ay pinasimulan ng kaibigan kong dating alkalde. At sinusunod ko lang, pinagpapatuloy ko lang, dahil ito talaga yung pinag-usapan namin na pwedeng mag-trigger na mapaunlad ang aming bayan. Kaya yun din ang direksyon namin
itong aking administrasyon at gusto kong i-anchor ito o i-incorporate doon sa trust ng national government, yung naririnig natin ngayon na Balik Provincia Program. Dahil ang tingin ko, kahit anong ganda ng intensyon ng pamahalang nasyonal, kung hindi naman magkakaroon ng assured na ano, or ng assurance na magkakaroon ng maayos na hanap buhay sa probinsya namin, hindi magiging matagumpay ang Balik Provincia Program dahil nga walang maayos na hanap buhay at permanente ang aming mga kababayan. Alam nyo, ang Jose Panganiban ay dependent sa labas. Ang gulay, ang bigas, hindi nanggagaling mismo dito. Kaya ang pangarap ko talagang maging magkaroon ng sariling sikap program ang bayan ng Jose Panganiban na yung konsumo naming mga gulayin ay dito muna, dito manggaling sa aming bayan. Anytime soon, ilalaunch namin ang isang malawakang programa sa agrikultura na itatap natin ito mga kapatid nating mga katutubo. Kasi alam mo, pinag-aralan namin, ultimong talbos kamote, ang konsumo ng Jose Panganiban ay halos 180 kilos a day. Na hindi nakikita ng iba, hindi na-appreciate na pwedeng pagkuhanan ng malakas na income araw-araw. Hindi ko sila masisi dahil karamihan sa amin ay namulat dito sa pag-iimpleyo. Matagal na panahon na umiral dito ang Philippine Iron Mines, naging kultura na ang Jose Panganiban ay happy na maging empleyado. At dito rin, ang isang nakikita kong problema kung ba't may problema kami sa agrikultura, yung attitude na one time, big time. Dahil sa laganap ang pagkakabod, mas pinipili nila yung pag-take ng risk para maghukay ng ginto dahil pagkatapos nga naman na maghapon, eh malaki-laki ang makukuha. Kaya medyo mahirap agawin patungo sa agrikultura. Kaya naisip ko ang itatap ko itong mga katutubo nating kapatid dahil hindi pa sila naaagaw ng pagkakabod. May meeting ako sa kanila para bigyan ng assurance ng todo suporta at handa kong ipatigil pansamantala ang pagpasok ng mga gulayin sa labas, na galing sa labas ng bayan para mapangalagaan ko yung ekonomiya namin. Sa mga kababayan ko, maraming salamat sa disiplinang pinakikita nyo. At ako ay nananawagan ng mas maigtingin pa ang disiplina. Ito po ang magiging susi ng pag-asenso natin. When you speak of this, alam nyo, nalabanan natin ang pandemyang ito dahil sa dasal, kalinisan at disiplina. Nagtagumpay tayo. Sa pandemya pa lang ito, gusto nating lahat umasenso, lahat tayo nangangarap. Ang pag-asenso po ay isang shared responsibility. Hindi lang ng taong gobyerno, kasama ang taong bayan. At yan, mapapalakas natin kung ang bawat isa ay mayroong disiplina. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang inyong punong bayan. Gampanan nyo rin ang inyong tungkulin bilang mamamayan. At ako, sa partnership natin, nakakasiguro na uunlad kahit paunti-unti ang bayan ng Jose Panganiban. Maraming salamat po. Ako po si Ariel Emnon, ang sa indong servidor. Beach TV News and Public Affairs would like to thank the Municipality of Jose Panganiban. We hope na nagustuhan po nindo ang samuyang programa. Sa masunod na Domingo, abangan! Baka banwaan naman nindo ang samuyang bisitahon. Digdi lang yan sa programang Orgulyo Ko, Banwaan Ko!